na-discuss sa panel kung saan nagsimula ang Voltes 5 Legacy, kung paano nagsimula ang Voltes 5 Legacy. And yung word na paulit-ulit kong naririnig sa panel is serendipity. Kasi tele-success, pinaplano nila yung Voltes 5 Legacy without knowing na pinaplano na rin pala ni Direk Mark. So simultaneous silang gumagawa ng paraan para mabuo yung Voltes 5 without knowing na ganun din pala yung gusto ni Direk Mark, or hindi alam ni Direk Mark, ganun din yung gusto ng tele-success. So, nagsimula doon sa history ng Voltes 5, and then napunta kami sa post-prod, kung ano yung kailangan gawin ng post-prod para ma-pull off yung ganito kagandang CGI. Kasi aminin natin, first time to sa Philippines na ganito kaganda and ganito ka-consistent yung CGI. And of course, production, pinag-usapan ni si Libeth and Miss Ellen kung ano yung pinagdaanan ng Voltes 5 Legacy ng buong set para magawa yung buong show inside the pandemic. Kasi no joke yun eh, parang, diba, pandemic, sobrang, parang handcuffed kami nun eh. Handcuffed kami sa good na kailangan namin gawin yung show. And then sa mga actors, like ako, Isabel, teka, ano yung reaction namin nung nakuha yung Voltes 5 and ano yung takeaways na? Did it all start because of the licensures? Tsaka lang sila nakapag-usap? Because if Direk Mark was actually, parang hindi pa niya alam na nagpa-plano din yung the people from Toei and Telesuccess. What happened nung ano, nung nag-usap sila? Hindi ko alam kung sino yung nag-reach out eh. Kung nag-reach out ba yung Telesuccess or si Direk Mark. Pero... Basta eventually nagkaroon sila ng understanding na, oh, tara, gawin natin ito. And then saka nila winwork out yung licensing and everything na kailangan. Parang payagan ng Toei. Parang later on na lang. Okay. Una yung plano. Limited ba talaga yung pupunta dapat from the cast? Like, bakit hindi kayong lima kaagad yung pumunta? Well, katulad sa case ko nung una, wala akong visa, so dapat di ako kasama. So, yan, visa siguro yung pinakaunang problem dahil hindi ka naman pwedeng pumunta ng US without a visa. So, yeah, visa and siguro some other time may plano silang dalihin kaming lima. Oh. Why not, diba? Ano pa yung mga future plans na nabanggit sa panel? Future plans. May nagtanong doon kung basically kasi meron naming ride sa Voltes 5. Baka pwedeng mag-extend kami, baguhin namin yung story, mag-add kami ng bagong storyline sa Voltes 5. Pero as si Direk Mark as a Voltes 5 fan, gusto niya maging loyal sa story. And ayaw niya ma-disappoint yung ibang fans din para, alam mo yun, gusto niyang, ayaw niyang babuin yung childhood ng ibang mga tao. So, magiging loyal kami sa show, sa storyline. Nabanggit mo kanina na nag-shoot pa rin kayo, pero di ba 80 episodes lang talaga or mag-extend pa? Na-announce din sa SDCC na plus 10 episodes kami. Idadagdag namin yung scenes na tinanggal namin from the original story. So, hindi namin babaguhin yung story. Kumbaga, andun talaga siya sa original, kaso tinanggal namin kasi 80 episodes lang. Pero since na-extend kami. Yun yung mga sinashoot nyo ngayon? Yes. Wala siya sa bandang ending? Wala. Okay. Miguel, which come first? Yung confirmation no tong coming con or yung dapat atin kayo ng chain making? Yun na ngayon mahirap para sa akin. Sobrang nakabitin ako sa ere. Kasi, syempre, pag-ila, alam mo, kailangan paghandaan yung suit, kailangan maganda, i-book mo na yung hotel mo. Kailangan talaga ng well-prepared ka bago mag-ila. So, ako, inaayos ko yung visa ko habang inaayos ko kung anong susuotin ko sa gala. Diba? Ang mahirap na part doon kasi, hindi ko alam kung itutuloy ko ba yung pagpapagawa ng suit. Kasi, dapat mag-Michael Singh ko ulit ako. It's like last year. Pero pag nagpagawa ako ng suit, ito yung dilemma ko ha.
pag nagpagawa ako ng suit, magbabayad ako. What if dumating yung visa ko? Hindi ko magagamit yung suit. Mm-hmm. Pero ito yung isa kong problema. What if hindi ako nagpagawa ng suit, hindi dumating yung visa ko? So, double whammy ako. Hindi ako natin ng gila, pati ng SDCC. So, ang hirap na part sa akin nun. But thankfully, nauna yung visa bago ako nagpagawa. Mm-hmm. Pero you had plans with Isabel na din kung anong gagawin niyo dapat sa gila or parang may gila proposal ka bang naisip? Of course, may mga plano na rin kami na may peg na kami, may outfit peg na kami. Ako, meron na rin siya. Tas very, basta, baka next year ko na lang. Next year, i-reserve ko na lang next year. So, yun, marami na kami yung plano. What were you doing then? Habang nag-gala dito sa Pinas, kayo anong ginagawa niyo? I was or sleeping. Or tumitingin-tingin-tingin din. Tulog ako noon kasi nung gala, that was the night before our panel interview. So, kailangan kong magkaroon ng, kailangan well-rested ako. Para, kasi yun yung big day sa SDCC, yung panel interview namin. So, tulog talaga ako. Nakita ko na lang lahat ng pictures, yung pagkagising ko. Pero hindi ko rin masyadong in-scroll kasi I had to get ready for it. Ano yung mga hindi mo in-expect na nangyari during the Comic-Con? Na you were somehow surprised that... Hindi ko in-expect na mapupuno namin yung panel interview. Kasi, yun nga, sabi nung ni Miss Lilibeth, kahit kalahati lang. Kasi ang laki nung ano talaga eh, ang laki nung ballroom. Dalawa siya, dalawa. So like mga ilan to in attendance? Like, what is it? 300 were. So sabi ni Miss Lilibeth na makakalahati lang natin. Happy na ako. Yung sabi ko, ako rin po Miss Lilibeth. Pero kinabukasan, after nung nag-open na yung doors, as in dagsaan yung mga tao. As in, konti-konti napupuno yung seats. Tapos nakikita ko si Direk nagiging emotional na. Si Isabel naiiyak na rin. Ako nahawa na rin ako. Si Kuya Gab umiiyak na rin. Tapos na, malaman-laman namin na ang haba pa pala ng pila sa labas. Ang dami pang Pinoy na hindi nakapasok. And dun sa pila sa labas na may Japanese guy na associated siya sa Gundam. Gusto niyang makita talaga yung Voltes 5 Legacy. Imagine Gundam yun, tas Voltes 5 Legacy. Gusto niyang makita. So, we went outside. Alam mo yun, parang nagiging Pinoy ka lang. Gusto mong mag-sorry sa kanila, gusto mong mag-thank you dahil pumunta sila sa interview niyo. So, ayun. So, yun yung pinaka di ko in-expect na maging successful yung panel interview. Tapos yung ano, kasi after nung panel interview, meron kami poster signing. Sobrang haba ng pila. Yun yung pinaka nakita kong mahabang pila sa SDCC. Kasi may mga pila yan eh. Of course, bukod sa Star Wars na merch, pinipilahan talaga siya. Pero, haba ng pila na nagugulat yung mga ibang tao na, oh, these guys, mga ganun sila. As in, pinipicturean nila kami. Kasi hindi nila kami kilala, tas ang dami yung pila eh. So, nakakatumang panahon. Among the fans, sino yung pinakatumatak sa'yo? Na tao? Na tao. Na nandoon na parang, oh, this must be something. Ang ganda pala ng ginawa namin. Yung Vietnamese guy, na everyday nandoon siya sa booth, tapos kinakausap niya kami. Max. Max yung name niya. Ganun siya, remarkable niya. Tatandaan may pangalan niya. Tapos sobrang excited siya for the show and everything. Tapos, ramdam mong nanonood siya ng Voltes 5 kasi kinakwento niya yung last few episodes na nangyari. Sabi niya, basta nagkakwento siya. Cool. Sobrang nakakatawa siya. May mga, ano ba, instance ba na parang nagdagdag sa kaba mo while during the shoot? Like, parang may mga unexpected na hindi nangyari. Shoot na Voltes 5? Oh, yung sa Comic-Con. Honestly, hindi ako masyadong kinabahan sa San Diego. So everything was with sailing and all? More of excited ako. Like, naglalakad kami papuntang sa venue namin ng panel interview. All smiles kami lahat eh. Hindi siya parang natatakot sa mangyayari. Parang more of excited kami. So, may kaba, siguro very minimal. Mas excited. I mean, para lang
mapunta ka lang sa San Diego Comic Con big thing na yun. What more yung napuno namin yung panel ng group. So, pero like may mga pinag-aralan ka bang may like gano'ng katindi yung preparation mo going grad? Kasi baka may mga unexpected questions na you know, you'll be put on guard and all. Paghahanda, siguro more on bullet points na kailangan kong sabihin. Parang as much as possible, you wanna savor the moment. You wanna take the chance na ma-express kung ano yung gusto mong sabihin. Dahil 5 minutes na lang eh. 5 minutes na lang yung binigay namin to talk. So, kailangan mong you have to use your time wisely pag ikaw na yung time salita. So, yun yung pinaglaanan ko ng panelist. Paano ko mako-convey sa mga tao yung gusto kong sabihin in just 5 minutes. Na sobrang excited. Na sobrang excited ako. Sayo. Yeah. Kasi parang pag na-excited, di ba, fumble ka sa words. Correct. Mamiss ka ng topic. So, very important sa akin magkaroon ng bullet points. And honestly, hindi rin kasi ako sanay magsalita in public. Like, isa yan sa mga audience. Yeah, it's a different audience. Unfamiliar. Yun, bukod doon. Ako kahit kilala ko yung audience, kinakabahan ako. Ngayon, kinakabahan ako sa inyo. Hindi. Actually, totoo yun. Yun pa rin yung isa sa mga in-overcome ko ngayon is yung public speaking. So, mayayari. On the sidelines, ano mga ginawa niyo na na-enjoy mo? Nag-rent ng electric scooter with Isabel. Tapos yun yung mode of transportation namin para galain yung city. Tapos, you did that for how long? For how long? Siguro, medyo mahal kasi $25 yung load ng ano. So, siguro max 1 hour a day. Matagal na rin yun ah. Matagal na rin, pero isipin mo, 1-4 ang scooter ka lang. So, minsan lakad-lakad na lang kami. Pero, na-enjoy ko rin yung pumunta ako sa pinagtitingin ng Top Gun. May scene doon na doon ginanap yung Great Balls of Fire. Wala mo yung scene. And Sunset Cliffs na nakapanood kami ng sunset and proposal ni Isabel. Yung mga na-enjoy namin. And para sa akin, na-enjoy ko yung mga actually, ito pala yung sinasabi ko kay Isabel. Nasepangs ako habang on the way home, nasa aeroplano kami. Isa sa mga lugar na pinaka-demiss ko sa San Diego is yung outside ng lobby ng hotel. Kasi doon kami lagi tumatambay ng lahat. Sila Miss Lilibe, sila Direk. Doon kami nag-aantay ng service. Doon kami nag-drop off. Doon kami nag-goodnight sa lahat. Doon kami nagpapaalaman. Doon kami nag-uusap basically. So, isa yun sa mga pinaka-namiss kong lugar sa San Diego.